Muli sa pagkakataong ito ay ating pakinggan ang mensahe para sa lahat, lalo na sa mga magsisipagtapos ng ating pinakamamahal na unang lungsod ng Pasig, Kagalang-galang Victor Mar Reyes M. Soto. Kaya ang gawin, ginawa po natin.
Tingnan din natin mga best practice sa ibang lugar. Ginawa po natin dito sa Luzon ng Pasig. Yung unang ECQ, hindi pa naman natin alam kung ano mangyayari sa mga buhay natin. Hindi natin alam. No? Naalala pa natin, naalala po natin yung salitang ECQ. Wala pa, mga panahon na yun. February 2020 hanggang March 2020. Naririnig lang natin, COVID, may lockdown. Hanggang sa nagkaroon ng community quarantine. Yung community quarantine naging enhanced community quarantine. ECQ. Yung ECQ naging MECQ, yung MECQ naging GCQ, yung GCQ naging MGCQ, yung MGCQ naging DDQ, yun lahat na nangyari sa buhay natin. Pero natin po tayo ngayon, nalagpasan po natin yung mga bagay na yun, yung tinapakalig na tayo face to face. Hindi po natin kayo muna magpasalaman sa lahat ng tumulong sa atin, sa lahat ng nakabag para maging matagumpay pa rin ang mga school year natin, nakakadalawang school year. Kahit sa gitna po ng pandemya, matinding crisis. Matinding ang crisis na po, pinagdaanan natin. Pero siyempre, special mention sa ating mga magulang. Dahil hindi po sa mga magulang at sa mga kamili po nito yung wala rin kayo dito. Kahapon po, yung unang graduation na attendant namin ni Congressman Roman ay sa Rosario Elementary School. Dumating po ako doon, mga 7 o 5 a.m. na dinigit po yung simula ng graduation. Mababa po kami. Nakasabay po ako sa mga mag-aaral. Siguro medyo na-late, ano? Nahabol na kasi yung mga kakala, mga graduate niya, nandun na, nakapila na. Mababa po kami. Nausap ko sila ng nanay niya. Sabi ko, congratulations! Nanay, kuya, congratulations! Mag-graduate na kayo. High school na. Sabi nung nanay sa akin, ay, Mayor, salamat po. Alam niyo, napakahirap talaga yung distance learning na ginawa natin. Ay po, oo nga eh. Lahat naman ng parents, yung masinasabi, talagang hirap ng distance learning. Pati yung mga teachers natin, yan naman yung laging sinasabi, napakahirap ng distance learning, ang bigat ng adjustment. Kasi ay po, oo nga, hirap talaga. Natingnan ko yung bata, sabi sa kanya, oh, congratulations ha, nahirapan ka rin ba dun sa distance learning natin? Sabi sa akin ng bata, Mayor, madali lang naman eh. Kaya-kaya ni Mami yung mga module mo. Kaya sa mga magulang, congratulations din po sa inyo. Kaya, pagkakita natin ano yung sacrifice din ng mga magulang, mga guardian, mga nakatatanda ninyo, mga kapatid, mga aking kuya ninyo. Talagang team effort ito para makarating tayo dito. Ngunit sa lahat ng tumulong sa atin, sa lahat ng tumulong sa inyo, tumulong mula sa barangay, mula sa opisina ni ko, mula sa ating LGU, ating mga teachers, sa ating mga magulang, maraming tumulong. Mula sa privatong sektor, may tumulong din po. Ngunit ako po'y naniniwala na nandito tayo ngayon, nakupo kayo sa mga sito niya, at ang kapag-graduate ko lang po, higit sa lahat, dahil nag-proceed kayo. Kaya kayo nandito ngayon, dahil nag-proceed kayo. You persevere in the middle of many trials, you persevere in the middle of many problems, you persevere in the middle of many hardships. Kaya nandito tayo ngayon. At kaya pag nakikita ko po mga mukha ninyo, nakikita ko ang mga kabataan, nakikita ko hindi lang mga magsisipag tapos, nakikita ko, kundi nakikita ko po ang maliwanag ng kinabukasan ng aking puso at ng aking bayan. Dahil kung hinayin niyo po, itakalang dalawang taon, sigurado po ako na kahit ano ba ang iba sa harapan ninyo, kakayanin niyo rin. Ano ang pagsubok na dumating sa mga buhay ninyo, kakayanin niyo. Yung pandemya, nagawa niyo mag-graduate, the last 2 years ko sa elementarya, nasa gitna ng COVID-19, nasa gitna ng pandemya, anong karami din niyo kaya, wala na po siguro. Kaya magpatuloy lang po kayo, magpursige lang po kayo, nagpalataya tayo sa Diyos at sky's the limit, ika na para sa inyo. Tingnan niyo yung nasa kaliwang kanan ninyo. Tingnan niyo yung nasa kaliwa ninyo. Hindi nyo alam, baka pagkatapos ng 20 taon, pag mag-reunion na kayo ulit, yung nasa kaliwa po sa kaliwa niyo ngayon, kakulitan niyo lang ngayon, baka yan na po yung susunod na pinaksikat na abogado ng buong Pilipinas. Tingnan niyo po yung nasa kanan ninyo. Hindi nyo alam, baka yan susunod na mayor ng Lungsod Pasig balang araw. Hindi natin kasasabi, naupo sa harapan ninyo. Baka yan ang susunod na negosyante na may-ari ng multinational company, bilyonaryo ng karyat pagdating ng panahon. Sky's the limit para sa ating mga kabataan. Basta ipagpapatuloy nyo lang,
gusto kita kayo, pananampalataya kayo sa Diyos. Baka pagkalipas ng dalawang buong taon ay magkakagulan na lang po tayo kung ano-ano na, kung ano-ano na ang mga na-achieve ninyo, kung ano-ano na ang mga napagtagong kayo ninyo sa inyong mga career, sa inyong mga buhay. Kaya sa inyo pong lahat, sa kinabukasan, sa future ng ating Muslim Classic at ng ating bansa, congratulations po sa inyo. Mabuhay kayo. God bless. Maraming salamat po sa ating punong lungsod, Mayor Soto. Kaagapay po kayo ng mga batang ito sa paghakbang tungo sa isang maunlad na kinabukasan. Muli, maraming salamat po. Matapos po natin marinig ang mainit na pagbati mula sa ating punong lungsod, kayo naman po ay ating pakinggan ang mensahe para sa lahat ng ating kinatawan sa Kongreso, pag-alagalang Roman V. Romulo. Maraming maraming salamat po. Hindi ko na uhahabaan, pero alam po ninyo, sa totoo, kanina pa umaga po yung nagkasama yung kinilanggi ko. Nag-umisa kami alas 7 ng umaga. Pero alam po ninyo, ang totoo po, talagang sabi na sa akin yung kinilanggi ko yung umaga na, oh, lahat talagang pupuntahan natin. Alam niyo po mga kami, ang totoo po, last year po, nandito rin kami. Kasama ni Dilaman po, nandito rin po tayo ng kinilanggi ko. Nung nag-inaugurate tayo turnover ng bagong building. Pagdating po namin dito, hinahanap po talaga namin yung mga mag-aaral, yung mga estudyante. Wala po talaga dahil sa COVID-19. Ngayon, graduation po. Ito po talaga na may kanapaksaya po sa Bumulat sa Tampasig. Ang bawat paralan po natin, kahit graduating na po sila, iba pa rin narinig po natin yung inay, yung boses ng ating mga estudyante. Kaya talaga po, congratulations sa ating mga students, ating graduates. Pero, uli ko na rin po yung aking mga pagkakataon na ito na magpasalamat. Kasabi na naman lahat ng email di ko kanina. Pero alam po ninyo, lalo sa ating graduates. Ang totoo po niyan, yung araw na ito, ang dami po nagtulungan para umabot din sa araw na ito. Noong March 2020 po, noong dineklara ng government na meron ng COVID-19 pandemic, lahat mag-stay home, isirala muna yung mga paaralan. Ang totoo po niyan, talagang yung teaching and not teaching first aid po. Dito po sa Palawan Elementary School, talagang hindi pumayag doon sa focus na yun. Noong March 15 po na nagka-lockdown, pag-bisita po ay meron din ko sa City Hall. Ang una po nakita ko kausap niya yung mga doktor, yung mga nurse, ating mga iba-ibang hospital sa lungsod ng Pasig. Pero pagkatapos po ng meeting na yun, nakita ko po, ang kausap naman ni Mayor Vigo, sila Ma'am Evanu, District Superintendent natin, Sir BJ, nakita ko po doon, yung iba-ibang principal po natin. Sabi sa akin ni Mayor Vigo noon, oh, hindi pa kaya yung mga schools na magsara, na hindi sila kayagang pumasok. Noong March po na yun, kung makalala po natin dati, ang graduation po natin, March and April. Ang finals po nun, Marso eh. Sabi po sa New Year B ko, oh, sabi ng mga teaching and non-teaching, kailangan sila pumasok. Then kailangan po nila masigurado na kumpleto ang requirements ng mga mag-graduate. Pag hindi raw po nila na kumpleto yun, kawawa raw ang graduates, hindi official yung pag-graduate niya. Sabi ko sa akin, kailangan na pumasok. Dahil kailangan na po nilang masigurado na may finals. Kasi yung mga bata po, pag hindi ng finals, officially selected, hindi pwede pumunta sa next level. Isipin po ninyo, March 2020 po, walang vaccine, hindi namin alam kung anong COVID-19, bago mag-RT-PCR test po. Dalawang linggo, hihintay mo. Tapos maghihintay ko ito dalawang linggo, para sa isip ka. Kaya nagulat po ako sa senior dito, nag-teaching at nag-teaching ko, papasok ko siya. Dahil gusto nila, masigurado, na may finals, makagraduate, mga dapat mag-graduate. Kaya sabi ko nga, pupunta po talaga ako, sabi ko nga, pumunta tayo sa bawat graduation. Kung kailangan po, kahit ang pangyari, kahit tikit-tikit, puntahan natin,
dahil ito po yung pagkakataon po natin na magpasalamat sa lahat ng teachers, sa lahat ng non-teaching personnel ng Kalawaan Elementary School. Maraming maraming salamat po sa inyo. Dahil po sa mga graduates, nakukuho kayo sa harapan natin ngayon. Kung datay po, naisip po niya na, sige, huwag na po natin ituloy. Sabi naman ni Presidente, huwag mo na pumasok eh. Isipin po natin kung hindi na gawa yung mga bagay na dapat gawin. Siguro po, ito rin po yung pagkakataon. Alam natin, sila Magpora, sila BJ, sila Kapitan. Pero siguro po, alam niyo po, eto hindi na naman rin sila ngayon. Pero yung panahon po na yun, sa totoo po, nakita ko rin po yung pagkakataon ni Mayor Vico. Kaya Mayor Vico, maraming maraming salamat. Alam niyo, nagtutulong po siya sa sitio nun. Para nga siguraduhin po lahat ng bagay yung mga sikaso naman. Kaya siguro po, isa rin ang dapat makasalamatan ng Presidente Vico. Kaya yung mga magulang po natin, alam ko, may joke na nila si Mayor Vico sa inyo, pero ang totoo po nun. Alam niyo po, ngayon, term na ito, chairperson po ako ng Committee on Basic Education ng Kongreso. Last term po, chairman po ako ng Higher Education. Dahil po dito sa mga committee na ito, nabigyan po talaga ng pagkakataon na makausap yung iba-ibang mga kabataang Pilipino. Ito naman po talaga ang common sa lahat ng batang Pilipino, pati sa batang pasyente. Ang kanilang sinusundan po nila, tinutulagan po nila, ibig sabihin po ang idolo nila, ay ang nanay at atay po nila. Kung ano ang nakikita po nila sa bahay, sa tahanan po nila, yan rin po yung pinagdala po nila pagdating sa paaralan. Kung ano po nakikita nila sa nanay at atay po nila sa pagtrabaho po, sa sakripisyo na binibigay po ninyo, yan rin po siguro yung inspirasyon nila para mag-aral at pagtapos. Yung COVID-19 po, hindi madali para sa sulit sa isang estudyante. Pero nakita po namin, nakalag po siya, tinapos sila, nakita sila. Sa inyo po mga magulang, sa mga nanay-tatay, sa mga guardians, maraming maraming salamat po sa inyo. Dahil sa inyo po, napakaganda po ng pinabukasan ng inyong mga anak. Salamat sa aming mga magulang. At higit sa lahat po, sa ating mga mag-aaral na kasama natin ngayong araw, sa ating mga estudyante po, ito po sana, dalhin po ninyo sa susunod pagdating naman ninyo sa junior high school. Pagdating po ninyo junior high school, sana dalhin po ninyo yung aral itong COVID-19. Tandaan po ninyo ito. Itong COVID-19 po na ito, hindi biro po ito. Ang totoo po, pwede nyo po sana sinabi sa sarili ninyo, siguro maintindihan po kayo ng iba. Ang hirap mag-aral eh. Ang hirap na po ng face-to-face. Mas mahirap pa po kung modules. Mas mahirap pa po kung online. Pag face-to-face na po, pag hindi mo naiintindihan, pwede mo nakita ng teacher, sabi mo, ma'am sir, hindi mo naiintindihan. Hindi lang sila, pati kaklase mo ka, pwede mo tanongin. Pero nung COVID-19 po, wala kayong matatanong. Alam mo, sa bahay lang kayo. Nag-aaral po kayo, sarili ko po sa tulong ng mga magulang. Kaya kung meron po kayong pwedeng ipaghalapin, kalagatarap ka dapat po ngayon na dito sa araw na ito. Napatunayan po na bawat graduate po dito na isa siya tunay na makanino na pasigenyo. Isa siya tunay na mahusay na pasigenyo. Isa siya tunay na pasigenyo. Sa lahat ng graduates po, congratulations po, mabuhay po kayo at mabuhay po ang lunsod ng bahay. Maraming salamat po sa bayang bagay ko, Monty Romulo, sa pagpapatuloy po, ang sertipiko ng katunayan ay sumasagisag na ang pangarap ninyo'y nagbunga ng ganap. Ngayon tatanggapin ninyo ang katibayan na nagpapatunay na hirap at syaga ang inyong ipinuhunan upang makamit ang pinakaasang kasap. Ang pag-aabot ng katibayan sa mga magsisipag tapos na pamumunuan ng ating SGOD Chief, Dr. Victor F. Navena, kasama ang ating bunong guro, Dr. Corazon C. Buta, na tampag sa ngayon at
Pagkipalta po. Yunong namamahala, Ginang Lord Teresa D. Leducto. School na talaga naman na nakita nito sa 300 na higit at adinaluhan ni Mayor Vico Soto at ni Congressman Roman Romulo. So mga kaibigan, hanggang dito na lang muna itong mga live video natin at maraming salamat sa lahat ng mga nanonood dito sa Pasig News Update.